Kamusta yung transition to Charity Ego from tagal sa F2? Oo nga eh, 8 years din yun. Pero hindi ako nahihirapan sa transition. Naging madali lahat para sa akin kasi half of the team nakasama ko na in the past sa national team. So, tapos yung mga ibang mga bago sa mata ko, madali naman naging nakapaagaanan ng loob. Yung sistema, ano yung difference between F2 and Cherry? Regarding naman sa sistema, si coach ko po kasi naging coach ko din siya sa Army nung nagawa ko before. So hindi na rin ako naninibago din sa sistema niya. Siguro kung meron mang mas naninibago, si Ara yun kasi sa akin. Kasi si Ara, she's with LaSalle and F2 for more than 10 years. Eh ako naman, I was able to play with different teams naman before. Kaya pagdating sa adjustment, hindi na rin ako nahirapan. Ang tingin ko sa sistema lang ni Coach Kofu, pinaka importante sa kanya is yung disiplina. Kasi nasa army siya, di ba? Mga sundalo. Lagi dapat snappy ka, disiplinado, respectful ka. So yun din naman yung in-inject ko pagdating sa pag-manage ng mga bata as their new team captain. Kailangan talagang well-orchestrated, well-organized. Kasi pagpasok ko, medyo doon lang sa part na yun na nakita ko na kailangan may mabago. Kumusta yung preparations mo na ngayon wala na si, hindi mo nakakampi si Kim Dean, wala na si Majoy, wala na rin si Ivy. So yun, gano'ng excited? Ganun pa din kasi ako talagang as individual athlete, mataas na talaga yung standard na siniset ko sa sarili ko eh. So hindi ako pwedeng mapili. Kumbaga sabihin natin na I'm going to work with different players. Hindi ako pwedeng maghalap kung sino yung wala. Kasi yun na yung naging kapalaran namin, nagkaiwala kami, although hindi naman namin ginusto. Pero ito na yung kailangan namin harapin. So every single training that I'm training with Mylene, with Jen Yerba, with Cez Robles, Aya Laure, and other players, Joy Mika Kata, I believe naging madali lang din para sa akin kasi two-way yung adjustment eh. Alam mo yung nag-a-adjust din sila sa akin and at in the same time, nag-a-adjust din ako para sa kanila. So, yung relationship-wise, naging maayos naman, madali naman. Well, as one of the veterans ng volleyball sa Pilipinas, plan ng PBL na mag-hold na ng draft, ano yung reaction mo lang na magkakaroon na ng gano'n? Tingin ko, para sa akin, okay sa akin yung draft. First of all, para din ma-manage yung balance sa mga teams. Kasi kung magbibigyan ng opportunity yung other teams na makakuha ng player na mas best na makatulong para sa team nila. Sana yun, tingin ko okay yan para hindi, para ibigay na sa kanila yung opportunity na yun. Hindi na yung katulad before na iuhon, tapos ipunin na lang and everything. This is a professional league already. So we have to also apply the professional system and way kung paano ba sa mga international level. Saan ka nalang pinaka-natuwa or pinaka-na-excite sa time so far with you? Ay, sir, thank you po. Bye-bye. Yung pinaka-parang masaya or exciting part sa nakita mo with you so far? The energy of the youngsters. Kasi taas-taas talaga ng energy level nila. Ako naman, kaya pa namang mag-blend. So, nung time na nagsistart na kami mag-ensayo, although serious kasi itong mga batang to eh. Although serious sila pagdating sa volleyball, pero yung energy nila outside volleyball makakas. Ang ginawa ko, kailangan maging evident din siya sa ensayo. Sometimes kasi tumatahimik, parang very focused lang. Because that's them. Pero I want them to express themselves kung sino sila outside volleyball court. Kung gano'n sila kaingay, gano'n sila ka-energetic, gano'n sila ka-excited to do so much more. Gusto ko maging evident. So every time, from time to time, lagi ko silang nire-remind, ingay tayo, cheer natin yung kasama sa loob, sumigaw. Kasi sabi ko ang ensayo, hinihingi lang natin sa atin yan ay 3 oras. Kailangan isabuhin natin yung sarili natin. Kasi after nito, pahinga ka na, di ba? So focus tayo, in that 3 hours, kailangan maging productive, magsalita, mag-communicate. Ayun naman, very naman yung mga bata. Masunurin. Tsaka alam na lang yung reaction mo na ikaw yung nabili ng team captain.
alin natin na may leader ka, pero this time yun, ibang team ang... Dalawang reaction. Una, parang sabi ko, ito ba talaga ang calling ko sa life? Yung maging leader ako ng isang koponan. And second, parang nagbuntong hininga ako kasi alam ko kung gaano kabigat yung responsibility. But then, at times, na-realize ko, before pa siyang pinanounce ng coaching staff, na-realize ko, sabi ko na siguro they see that leadership in me na very natural. Na hindi ko nakikita sa sarili ko. Kasi ako, kumikilos ako as kung sino ako. Very vocal, very organized. Ano talaga yung mahilig akong magsita. Nung kung ano yung dapat na itama. Mga ganyan. So siguro yun yung mga nakikita ng mga coaches sa akin. And the maturity level. Because I'm one of the veteran players in the industry. So tinanggap ko din siya. At saka sabi ko din talaga na kung ito yung calling ko, kailangan ko siyang gampanan ng mabuti. At naayon. Dahil hindi naman lahat ng mga player ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon at ng ganitong klase ng responsibility. So, ano nag-iusapan niyo with Aya bigay na captainship since she's the main star? EJ? Si Aya. Wala naman. Kasi si EJ is very sister to me. Batang, nakababatang kapatid. Ang relationship namin ni EJ, even in the past, yung respect niya as bilang ate, mataas talaga. So, the moment na, ano na yun, in-announce yun sa team, wala akong nakitang expression or emotion sa parang na offending for them or like, alam mo yung parang mamatahan ka na, natikaw, ganyan. Wala, as in, very welcoming talaga lahat ng bata. And the moment na nagbigay ako ng task sa kanila, yung mga simple task sa team, ang bilis ng reaction, ang bilis sumunod. I guess the team composed with leaders also. Siyempre, naging captains din sila from their collegiate teams. Ang best leader talaga is a good follower. Kaya even though ako yung pinaka-team captain nila, once na nagbigay ako ng task or ng tawag dito, instruction or anything na para malit sila, sumusunod lahat. Very okay naman. Thank you. Thank you.